Kamusta ka, anime? Ito na ang episode 56 ng season 2 Islamdang Fanmade na pinamagatang Japan Bilig. Disclaimer lang ka, anime. Ang inyong maririnig at makikita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po ito sa original na manga at anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa Islamdunk. I hope na lumabas na ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na mag-subscribe at pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat. Tara at atin ang simulan. Sa nakaraang episodes nga, kung saan nagulangan ni Ichinose si Hanagata. Kaya naman, nagtamo ito ng injury sa kanyang paa. Pero dahil sa nangyaring yun, binawian agad ni Sakuragi si Ichinose dahil hindi nito nagustuhan ang ginawa niya kay Hanagata. Nasa panig pa rin nga ng Kanagawa ang ball possession. Nakita nyo ba yung ginawa ni Hanamichi sa bakulaw na number 5 ng Hibayama? Tanong nga ni Takamiya. Oo, Tabachoy, nakita namin. Kanyan talaga si Hanamichi. Hindi niya ahayaan na maagrabyado ang mga kasama niya. Ganyan din niya pinalakas ang samahan natin. Kahit sa anong pagsubok, hindi siya nang iiwan. Sabat nga ni Oksu. Hawak na nga ni Miyagi ang bola at idinidribble na niya ito. Okay, huwag tayong paapekto sa ginawa ng kalaban natin. Dapat nating ibigay ang lahat ng ating makakaya para manalo dito. Wika nga ni Miyagi. Sa ilalim naman, nakalopos si Uzumi kay Ichinose. Ang tigas ng katawan nitong bakulaw na to, ah. Ibang-iba siya sa red hair. Bulong nga ni Ichinose sa sarili niya. Dito, Miyagi, ipasa mo sa akin. Sigaw nga ni Uzumi. Kaya naman, ipinasa ni Miyagi pababa ang bola dito. Sakto nga ito kay Uzumi. Sige, Uzumi, halimawin mo ang number 5 nila. Iparamdam mo sa kanya kung gaano kakalakas. Ngising sabi nga ni Coach Tauka. Biglang pihit nga ni Uzumi sa ilalim. Sinubukan siyang sabayan sa galaw ni Ichinose. Pero hindi na niya napigilan pa si Uzumi. Kaya naman, isang slam dunk ang ginawa nito. At pasok nga ang bola. Puntos para sa team ng Kanagawa. Ang score ay 21-18. Balik sa tatlo ang lamang ng Kanagawa. Tingnan nyo, halimaw din pala yung isang malaki ng Kanagawa. Mukhang hindi sa kanya mananalo yung number 5 ng Hibayama pagdating sa puwersahan. Pansin nga ng mga tao. Yun na ba ang kaya mo, number 5? Hindi na nakapagtataka kung bakit sa gulang mo dinadaan ang laro mo. Kala ko pa naman malakas ka. Mali pala ako nang inaasahan sa isang katulad mo. Wika ni Uzumi sa harap ni Ichinose. Bumuboses kang bakulaw ka. Totoong malakas ka. Pero ang masasabi ko lang sa'yo, hindi ka pa rin mananalo sa akin. Sagot nga ni Ichinose. Talaga? Sige, sinabi mo, eh. Sagot ni Uzumi. Baba na, balik tayo sa depensa. Sigaw nga ni Uzumi sa mga kasama niya. At bumalik na nga sa pagkakadepensa ang kupuna ng Kanagawa.
ang lalim ng bench ng Kanagawa. Kahit may masaktan kami sa mga player nila, madami pa rin silang reserba. Kung baga, salang-sala talaga ang kupunan nila. Kaya dapat hindi kami dito magpabaya. Dahil oras na magkamali kami, sa kangkungan kami pupulutin. Mahinang sabi nga ng coach ng Hibayama. Nasa panig na nga ng Hibayama ang bola at ibinababa na ito ni Okita. Sabay atake nga niya. Pero napigilan siya ng depensa ni Miyagi. Kaya naman, ipinasa niya ang bola kay Aragaki. Pagkakuha nga nito, sumugod na din ito papunta sa ilalim ng basket. Mag-a-attempt na nga ito ng jump shot nang sabayan siya ni Uzumi sa ilalim. Ang laki! Aabutin niya ang tira ko! Wika ni Aragaki. At yun nga, inabot ni Uzumi ang tira ni Aragaki. Tumalsik nga ito at sakto kay Ichinosen. Pagkakuha nga ni Ichinosen sa bola, sabay buwelo nito at isang slam dunk sana ang gagawin niya nang sabayan naman siya sa ere ni Sakuragi. Hindi ka na makakaisa pa, bakulaw, wika ni Sakuragi. At yun nga, isang block ang inabot niya kay Sakuragi at tumalsik ang bola sa labas. At bagsak naman nga si Ichinosen. Kahit malaki ka, hindi ako natatakot na sabayan ka. Lagi mo tong tatandaan, walang malaking nakakapuwing. Wika ni Sakuragi sa harap ni Ichinosen. Wala ngang nagawa si Ichinosen kung hindi tingnan na lang si Sakuragi. Grabe yung Twin Tower ng Kanagawa. Parehas nakatikim ng block ang dalawang player ng Hibayama. Mukhang dito na magsisimula ang kalbaryo nila sa kamay ng Kanagawa. Tama kasi sinabi mo, kaibigan. Mas lalong mahihirapan na makapasok sa ilalim ang mga player ng Hibayama dahil sa dalawang big man ng Kanagawa. Kaya dapat mag-isip na ang coach nila. Dahil ang mangyayari lang yan, puro sa labas manggagaling ang tira nila. Usap-usapan nga ng mga manonood. Sakuragi plus Uzumi ang kinalabasan. Tower lock sa ilalim. Isang magandang depensa ang nabuo ng Kanagawa. Bukod dun sa opensa nila, pwede silang tumira ng hindi kinakabahan. Dahil may Uzumi na sila na nasa ilalim na pwedeng-pwede kumuha ng rebound. Ngising sabi nga ni Coach Takato. Tama ka dyan, Takato. Kahit nasira nila kanina ang kumpiyansa ng Kanagawa dahil sa pagkawala ni Hanagata sa loob ng court, ngunit napalitan ito ng matinding pag-asa nung pumasok na si Uzumi. Kaya nakakasigurado ako na magiging maganda ang takbo ng laro ng Kanagawa sa tulong na rin ni Uzumi. Sabat nga ni Coach Anzai. Okay ka lang, Ichinosen? Hindi ba napuruhan ang likod mo mula sa pagkakabagsak? Tanong nga ni Okita. Okay lang ako. Humanda sa akin ang red hair na yan. Nakakaraming siya sa akin. Hindi ako papayag na madagdagan pa ang pamamahiya niya sa akin dito. Gigil na sabi nga ni Ichinosen. Kalmahan mo lang, Ichinosen. Hindi makakatulong sa'yo pag nanggigil ka. Dapat mo makontrol ang emosyon mo. Paalala din ni Aragaki. Nasa panig na nga ng Hibayama ang bola at hawak na nga ito ni Okita. Okay team, babawi tayo. Tatlo lang ang lamang nila. Hindi na natin nahayaan pa na mapalaki pa nila
ang kanilang lamang. Wika ni Ukita. Pero maya-maya pa, biglang nasundot nga ni Miyagi ang bola sa kamay ni Ukita. Ayos! Naagaw na naman ang bola! Ang galing mo, kulot! Sigawan nga ang mga kaibigan sa Kuragi. Pero hinabol siya ni Aragaki. Mag-a-attempt na nga ng layup si Miyagi nang sabayan siya sa ere ni Aragaki. At yun nga, nagawa niya itong ma-block at lumabas ang bola. Sayang, muntik na naman sana kami makapuntos, wika ni Miyagi. Nakakainis, nagawa na naman nila makuha sa amin ang bola. Hirap kami maghabol sa kanila. Dapat talaga, hindi kami magpabaya, bulong nga sa sarili ni Aragaki. Dahil nga sa tulong ni Uzumi at sa Kuragi, hindi nagawang makapuntos ng Hibayama. Ano kaya ang gagawing hakbang ng coach nila para masira ang depensa sa ilalim ng Kanagawa? Yan ang aabangan natin. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye.